Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naman track record naman inang yun. Passport ni Alalito. Akala ko ba nawawala? Bakit nasa'yo? Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Munting Channel. Narito na nga ang ating aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Hindi nga magiging maganda ang salubong ni Dr. Tanyag dito sa kanyang anak na si Zoe. Dahil nasinghalan niya nga ito nang pilitin ni Zoe na alalahanin ni Dr. Tanyag kung sino nga siya. At kung papaano daw ito magiging close ni Dr. Tanyag na ngayon nga lang daw niya naaalala at nakilala itong si Zoe. At tinanong naman ni Don Pepe itong kanyang anak na si Obeng kung wala ba daw lukso ng dugo ang tinatawag na naramdaman dito. At dito naman ay pinagtataka nga ni Dr. Tanyag na wala daw kahit katiting, at narinig nga ni Zoe ang mga ito na pinagdudahan siya ng kanyang ama na hindi siya anak. Pero totoo naman talaga dahil anak nga ito sa ibang lalaki ni Moira. At ang gusto naman na makilala at makita ni Dr. Tanyag ay walang iba kundi itong ngang si Annalyn Santos. At mas lalong nasaktan itong ngang si Zoe nang sabihin iyo ni Dr. Tanyag. At ipinakita naman ni Don Pepe ang larawan ni Lynette. At dito nga niya naalala sa kanyang panaginip na kung bakit itong si Lynette ang nakita niya at hindi ang kanyang asawa na si Moira. At dito naman na tinanong ni Dr. Tanyag na kung mas mahal ba daw niya itong si Lynette kaysa kanyang asawa at kung kabit nga ba daw niya itong si Lynette. At ipinaliwanag naman ni Don Pepe na hindi daw niya ito kabit at naanakan lamang. At nagtataka itong si Dr. Tanyag na kung bakit hindi niya naalala itong kanyang asawa na si Moira. Samantala, napirmahan na nga ni Moira ang petition upang makuha daw niya itong shares ni Robert sa Apex. Kaya naman, kinakailangan na makapunta itong si Moira sa US upang maihatid mismo kay Dr. Tanyag at papirmahan ito. At dito naman na tumawag itong si Zoe dito nga kay Moira at ipinaliwanag ang kondisyon ng kanyang ama at hindi ba lang daw kumustahin ni Moira ito nga si Robert. At wala namang pakialam pa itong si Robert dito nga kay Moira. At ang gusto nga niyang mangyari na hindi daw palalapitin itong si Don Pepe at makausap ni Robert. Yun naman ang bili ng kanyang ina dito nga kay Zoe. Subalit ay sa hindi inasahan, ay dito naman na siniraan din ni Zoe itong ang si Annalyn sa kanyang ama na kaya daw hindi nakapunta dahil nawawala daw itong passport. At hindi na raw bali dahil may darating naman at ito na nga ang kanyang asawa na si Moira. At nang makatalikod nga itong si Zoe, dito naman napansin ni Dr. Tanyag ang bag ni Zoe. At nakabukas nga ito at dito na niya kinuha ang passport. At ipinagtataka ni Dr. Tanyag nang nabasa niya pangalan na Annalyn nga nakalagay roon. At dito niya tinanong itong si Zoe na sa pagkakala na nawawala itong passport ni Annalyn, pero nandito sa bag pala ni Zoe. Kaya yan ang ating pakatutukan kung makakaligtas ba kaya itong si Zoe sa mga katanungan dito ni Dr. Tanyag, dahil nakakatiyak tayo na kapag nagkita na itong mag-ama na si Annalyn at Dr. Tanyag, tiyak na maalala niya nga ang lahat. Lalo pa't hawak ni Annalyn ang cellphone ni Dr. Tanyag na nakapaloob doon ang video kung saan itong magpapatunay na kriminal nga itong si Moira. Samantala, matutuloy na rin naman ang pagpunta ni Annalyn papuntang US dahil na rin sa tulong ni Dr. Tanyag. Nasikasuhin nga itong kanyang passport at ang visa. At may makakasama pa nga itong si Annalyn dahil nag-alala nga itong kanyang ina na wala daw silang kamag-anak dito nga sa US. Baka kung ano daw ang gagawin ni Zoe at ni Moira dito nga kay Annalyn. Kaya nagdesisyon din itong si Carlos na kinakailangan na may makakasama daw ito. At baka ito na nga ang si Lendon Javier. Kaya yan ang ating pakaabangan bukas, mga kaabot kamay na pangarap, dahil mas titindi pa ang mga revelasyon na ating mapapanood at ating aabangan dahil papunta na rin doon itong si Moira. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at marami pong salamat sa inyong panonood sa akin channel.